Doon po sa pagpunta ng Pangulong Marcos Jr., isa sa nakikita pong pangmatagalang solusyon para matugunan itong pagbaha sa Candabat maging sa ilang bayan ng Pampanga ay ito pong pagtatayo ng tinatawag na water impounding system. Ano po ba nakikita niyong benepisyo dito, Mayor? Alam mo, hanga po ko sa ating presidente na sa mga nakaraang maraming presidente, sa iyong nakaisip na magkaroon ng permanenteng solusyon ang pagbaha sa Pampanga, hindi lamang po sa Candaba. Kaya bilang nanunungkula, nabigla rin ako nung i-open niya na ang Candaba, bukod dun sa isang pwesto, lugar sa Nueva Ecija, ay gagawin daw po nilang impounding ng tubig. Na habang mataas ang tubig at umuulan, gagawa sila ng isang lugar doon na i-hold nila yung tubig ng Nueva Ecija sa lugar nila at i-hold ang tubig dahil ang Candaba po ay ang pinakamababang lugar sa Pampanga. I-hold ang tubig doon para hindi bumaba sa ibang bayan at maiwasan ang pagbaha. Yun po yung ginawa niyang suggestion dahil yun ang study na ginawa ng Department of Public Works dati po. Kaya nung pong magsalita ako, nabigla rin ako kasama si Congresswoman Ana York Bondoc na nung una pong ipupus sa amin ng Department of Public Works and Highways na ang dating sekretary pa noon, kaharap po namin noon si former secretary Babe Sarkinson, kaharap namin at nag-explain siya, nag-upus po kami ni Congressman Rimpi Bondoc pa nakaupo noon dahil ang unang tinanong namin, 2,000 hektarya ang i-hold nilang tubig, paano po yung mga magsasaka? Yun, yun po ang naging concern namin noon. Kaya tumayo po ako, tumayo si Congressman Rimpi at ang mga taga-Candaba, talagang inupost po namin noon. Pero during the meeting po, si Presidente at si Secretary Babe Simpson, ginarantya niya na instead of 2,000 hectares, 200 hectares na lang. Siguro po, iba yung design na gagawin nila at ginarantya ng ating Presidente na sino mang magsasaka ang maapektuhan, ibigyan niya ng lupa na sasakahan nila na walang taga-Candaba na mawawala ng sasakahan o hanap buhay. Kaya, medyo pasalamat po sa ating Presidente sa concern niya. Kaya sabi ko po, yung huli kong pananalita na para maintindihan ko, maintindihan ng mga mayors ng Pampanga at ng aming gobernador at ng congresswoman, sa mga susunod na pag-meeting po ng mga liga ng mayors ng Pampanga ay imbitahan namin ang Department of Public Works and Highways na sila ang may suggestion dito sa programang ito. Ang naunang sekretaring dati na si former secretary, ngayon ata na nasa NLEX po siya, Babe Simpson, para ipresenta, ipaalam ano itong programa na lang ito bago po namin dalhin sa aming mga kababayan at explain sa mga magsasaka na ito'y makakatulong hindi lamang sa Candaba kundi sa kabuhan po ng Pampanga. Ang pinaka-importante lang po, pinaka-prioridad ko, dapat walang magsasakang mawawalan ng hanap buhay. At yun ang po ay ginarantya ng ating Presidente kaya nagpapasalamat po ako sa kanya. Nasagot po yung mga agam-agam na yan dahil kahapon doon po sa press briefing mukhang sunod-sunod yung tanong kay Pangulo tungkol dito sa mga agam-agam nga na ito. Ng ating mga magsasaka na na-voice out din ng ating mga local officials. Pero point by point nasagot po ng Pangulong Marcos Jr. yan, ano po, Mayor. So, malaking bahagi ng lupain ang kakailanganin. I think, sabi nyo nga, from 2,000 naging 200 na lang. Pero malaki pa rin po yun kung sa isang lugar para masimulang maitayo ang isang water impounding system. Ang LGU po ba, tulad ng Candaba, na pinamumunuan po nyo, ang mag-a-identify ng mga lupain na maaaring tayuan ng water impounding system? At paano po nyo ito mapapaliwanag sa ating mga constituente dyan at sa ating mga magsasaka? Yan po ang sinabi naman ni dating Secretary Singson na kami ang pipili sa isang lugar na paglalagyan niya ng water impounding. At ginarantya naman po ng ating Presidente na ang mga magsasaka mo hindi mawawayaan. Bibigyan natin ng lupa, bibigyan natin ng hanap buhay. Kukonsulta po kami sa mga kababayan ko, sa mga magsasaka. Pagkatapos po ng presentation nila, ano ba yung gagawin nyo? Ano ba yung design nyo? Gusto ko po, limitan. O konti, minimal ang maapektuhan na kababayan ko at yung maapektuhan, siguradong hindi maapektuhan yung buhay nila, yung kinabukasan po nila. Yun lang po ang concern natin. Kaya sabi nga po ng ating Presidente,
ng local chief executive, tama naman ang ginagawa ng mayor na ang concern mo, ang kababayan mo. Bukod po doon, concern po rin yung buong Pampanga. Mm-hmm. Kung ang Candaba ang makakaresolba sa baha, sa buong Pampanga, hindi ko naman po ipagkakait yun. Yun nga lang, yung agam-agam na iniisip ko po na walang kababayan ko ang maapektuhan. At sinabi ko rin po kay Presidente at kay Secretary Babe Simpson, lagyan nila ng road component kasi ang Candaba ay nakakonekta sa Baliwag, nakakonekta sa San Miguel Bulacan going to Gapan and Cabanatuan to North. Kapag ginawa nila yan at naapektuhan ang dahan namin, kailangan po hindi mapuputol yung connection namin sa ibang probinsya. Kaya yung gagawin nila, lagyan po nila ng road component para tuloy ang buhay, tuloy ang pagtakbo ng mga sasakyan dadaan sa Candaba.